at bahagi na rin po ng ating pasasalamat sa kanila, 3.8% ang inilagudo po ng personal remittances ng mga overseas Filipino workers natin. Kung ito ang talaga namang bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Malaking tulong yan dyan. Opo. Ano, kasi ang ating mga manggagawang mga migrant workers na kung tawagan natin. Kaya nga tayo gumawa ng isang separate na departamento para sa kanila dyan. Dahil sa DMW. Oh. Ang tawag na dyan sa atin, diaspora eh. Opo. Dahil sa marami na, lalong-lalo na sa Amerika, ang pinakamarami siguro. Mm-mm. Pangalawa, yung sa mga bandang bansa ng Middle East, ano? Yung opo. Africa, yeah, Saudi Arabia. Opo. Maging sa Canada. Kung lumago ng ganyang kalaking porsyento dyan, malaking tulong yan. Opo. Malaking bagay, lalong-lalo na medyo nahuhuli tayo dun sa pagkuha natin ng mga foreign direct investments. Ano? Ayan, opo. Yan. Ang kabuuan daw po, pakita mga ulit, direct, sa in terms of dollar, magkano daw yan? 2. Kung pag-uusapan ay yung halaga, yan. 2023, 2.77 billion US dollar. Ikukumpara daw po yan ng 2022, 2.67 billion US dollar. Kung ano ha? At ngayon nga po, lumago ito ng almost 3.8%. So, hindi maliit na pera. So, kung ito i-convert natin sa peso, aba, bilyon-bilyong halaga ng peso ito kong OFW remittances pa lang. Malaking bagay. Laki ng naitutulong niya. Sapagat alam mo naman, kapag ang foreign reserves natin ay maliit, opo, ay hindi tayo masyadong nakagagawa ng mga malalaking mga proyekto na kakailanganin ng mga foreign currencies. Mm-hmm, ano? Mm-hmm. Ngayon, kapag kayan ay kamukha niyan, mukhang consistent. Eh, no? Opo. Hindi bumababa sa 2 bilyong dolyar mahigit. Mm-mm. Ang laking tulong na naibibigay sa ekonomiya ng ating bansa dyan. Ayan, oh. At makahit mga nakalipas na panahon, di ba Nelson, no? Nung panahon ni Pangulong GMA, talagang sa kabila ng bagsak, ang buong rehiyon, talaga namang ang bumuhay sa atin, sa kasaysayan at sa karanasan natin ay itong tulong ng ating mga OFWs. Kong. Tama. Oh. At kaya nga, tamang-tama lang naman na bigyan natin sila ng malaking parangal. Mm-mm. Ang tawag nga natin ay mga makabagong bayani. Yan, kung hindi dahil sa kanila, sa paghihirap ng mundo, lalo na ngayon, ano? Oo. Hirap na naman ang mundo dahil sa global inflationary pressures. Mm-hmm. Malaking bagay yung pagdating ng mga foreign remittances. Ayan. Kung tawagin ay mga invisibles yan dyan. Ang sentimiento lang kasi nila, pag alis ng OFW at saka pag-uwi, kong laging ang sumasalubong sa kanila, horror story, doon sa immigration counter na para bagang wala silang nagawang tulong sa ating bansa kung tratuhin ng mga immigration personnel sa mga paliparan. Nakakalungkot naman yung mga ganung punto kong. Oo nga, kapag nakikita mo na ganun na lang ang laki ng tulong nila sa ating bansa, lalo na ekonomiya natin, pagkatapos nababalitaan mo pa yung mga panggigipit at saka yung hindi magandang pagtrato sa kanila. Oo. Pero sa ngayon, ano, kapag kinukonfirm namin yung mga foreign service mga ambassadors palagi naming ibinibilin sa kanila na kayo po ang ano, kayo po yung pangunahing makakatulong sa ating mga migrant workers. Mm-mm. Sana ay gamitin ninyo ang inyong mga posisyon at huwag ninyong pagkakaitan ng tulong ang lahat ng mga kababayan nating nagtatrabaho sa iba't ibang bansa dahil kayo lang naman ang alam nilang makakatulong kung sakasakaling malalagay sila sa kagipitan. Ayan, oh. At hindi silang dapat namang abuso sa atin ko. Misa kasi parang takot silang pumunta sa tanggapan ng yung Philippine Embassy sa Polo at ano na paman. Kasi sa halip na tulungan daw sila, baka lalo pang gipitin ng ibang opisyal eh. At least ngayon pala ko, ano, sa confirmation ninyo, yun lagi ang ipinapaalaala nyo po sa mga opisyalis ng ating bayan. At saka dahil na nakatulong na nga yung paggawa ng separate department. Kasi Papo. Noon, alam mo naman, iba-iba. Merong kang polo. Ayan. Kasi yung polo manggagaling sa Philippine Labor, sa Department of Labor ho yan. Department of Labor. Opo. Merong kang OWA, merong kang POEA, merong ka pang DFA merong ka pang opisina na nandun sa opisina ng DFA. Mm-mm.
Eh ngayon, minabuti na nailagay na lang sa isang departamento na tawagin nga nila Department of Migrant Workers sa pangunguna ni Secretary Susan Ople. Ayan. Balita ko naman ay medyo maganda naman ang naging pasimula ng departamento. Yeah. Mamaya ako, mayroon pa tayong pag-uusapan ukol sa bagay na yan. Pero ito, samantalahin ko lamang, ito hong magiging paksa at magiging bahagi ng ating Vox Populi. Ano ha? Ukol dito sa masaya at talaga namang inspiradong-inspirado sa naging pahayag kahapon ng Pangulong Bongbong Marcos na ang ating bansa, o po, ang Pilipinas, ay makikipagsabayan na sa ating mga kapitbansa sa usapin ng pag-i-export ng mga produktong gawa ng Pilipino. Kong. Alam mo, palagay ko, kaya nabanggit ni Pangulong Bongbong yan. Opo. Hindi naman kaila sa atin na nung kanyang ama ay ang Pangulo ng Pilipinas, ito'y dekada 60, 70. Yan. Talaga namang tayo ang pangunahin sa export eh. Ah, ganun ho ba? Dumating ba sa kasaysayan natin yan, Pong? Oo, tayo. Pangunahin, talong-talo natin yan. Singapore, yan Thailand, wow. Yan Malaysia. Oo. Eh, kung hindi ako nagkakamali, ang value ng export natin nung dekada 70 yan, nasa $300 billion yan. Yan eh. Kumbaga, talo natin yung mga karatig bansa natin. Apo. Pati China, talo nga natin nun eh. Okay. Oo, maski na sa foreign reserves, talo natin ang China, talo natin ang Korea, talo natin ang Singapore. Halos ano, 30 decades. Oh, 30 dekada. Oh, ngayon, pag tinignan mo, ito yung kaawa-awa ang kalagayan natin. Kaya siguro, nabanggit ni Pangulong Bongbong na bakit hindi natin ibalik doon sa dati nating kalagayan na tayo naman ang nangunguna talaga eh. Okay. Di ba? Uh-huh. Anong tawag doon nasa sana? Yung mentality na parang mas gusto mo yung important kaysa sa local? Colonial mentality. Di ba? Yan ang... Kapag pagka pinagkumpara kasi kung tayo mga Pilipino, produktong galing sa abon, tsaka parang second priority natin ang produktong Pinoy. Pero sa nakalipas na panahon pala, eh, hindi pala ganun ang sitwasyon. Kaya yung dalawa lang ni Nelson naman yung ganun. Ako naman eh. hindi ko naman na... hindi ko pinagnanasaan yung mga iba't-ibang mga brand na nakita nyo naman, wala naman akong... Di ba? Polo ni Kong, tay-tay yan. Kapag binigyan ka naman, eh, dekunin mo. Ayun, diba? Oo naman. Eh, kaya lang, itong mga kaibigan naman natin kasi, wala namang kasawa-asawang binibigyan tayo. Opo. Kaya lang namang hindi ko naman tanggapin. Baka, masama na maglalabo mata natin ng Kong. Sa labo ng mata ko eh. Baka na lumabag. Kumapalang salamin ko. Ito lang dyan nga, Kong. Ngayon lang, natatapos lang. Tinanggap po ni Pangulong Bongbong Marcos ang 20,000 metric tons ng urea fertilizer. Ah, galing China yan. So, katatanggap lang ho ito mula sa People's Republic of China, mula kay China's Ambassador Wang Xilian. Ayan. Para makatulong po sa mga magsasaka. At mapataas natin ang ating produksyon. Paminsan-minsan eh, tamang-tama na napagagalitan niyang ambassador na yan. Si Wang Xilian, opo. Eh, pinatawag yan eh. Ano, dahil doon sa isang statement na ginawa. Pagka pala pinapatawag mo. Mungabait, ano? Ayan, ilan ang pinadala? 20,000 metric tons. 20,000 metric tons. Urea fertilizer. Wala naman dagdag naman yan. Tawagan mo nga yung opisina ng ambassador na na ipadagdag natin. Akala naman niya eh, 10 hektarya lang ang tinatamnan natin ng palay dito sa ating bansa. Eh, 1,000,000 hektarya ang ating ano eh. Ang ating taniman, opo. So, well, Kong at pero Nelson... Pero pasalamatan na rin natin ilan, eh, basta ibinigay. Pasalamatan natin. Yan, opo. Sa panayam po kay Pangulong Bongbong Marcos kahapon, Kong at Nelson, mga kababayan, yun hong launching ng Philippine Export Development Plan. Sinasabi po ng punong ehekutibo na kailangan ng baguhin ang laro para makaangat na po ang Pilipinas. Hindi lang anya sa pag-export ang palalakasin, kundi maging sa pag-i-import o maging ang import. Katunayan, malapit na anyang napirmahan ang kasunduan sa pagitan po ng Korea habang inaayos pa sa Amerika. Ayon po sa Pangulo, marami ng market na pinasok ang Pilipinas sa usapin po ng pag-export ng ating mga kalakal, Kong.
no, eh, maganda rin yung bibigyan naman tayo ng preference. Kagaya ng mga, ng mga nakarang panahon dyan sa Amerika, di ba, meron tayong sugar quota noon eh. Mm-hmm. Ayan, opo. Nagkagewang-gewang nga lang ang ating sugar industry dyan eh. Mukhang di natin sapatan eh. Oo, oh, eh, noon, pero nung mga panahon na yon ay tayo merong preference sa Amerika. Sana bigyan din tayo ng mga ganyan, lalo na yung mga bansang kaalyado natin. Ayan. Para makaagapay naman tayo. At lalong-lalo kung may mga initiative tungkol sa exports na yan. Apo. Kailangan pag-ibayuhin natin dyan ang ating energy tungkol dyan. Ayan. Naalala mo na siya nung nagpunta tayo ng Tadeco, di ba? Oo. Tunilada rin palang saging ang export natin sa Middle East, sa Japan, sa China. At marami pa palang mga produkto. Ngayon pala yung durian. Uh-uh. Ang laki din daw po ng demand. Yun pong kakao ng Pilipinas. Well, mukhang ang problema natin dito yung malaking mga plantation kasi ang laki pa ng demand at kung ikukumpara po yung kakao sa buong mundo, mukhang tayo may kakaibang kakao na hinahanap-hanap ng industriya ng paggawa ng tsokolate. Sa Europe, ano? Opo, kasi sa Europe ay malaki ang production nila ng chocolate, yung finished products. Oo, oo, oo. Pero wala po silang kakao, wala silang raw material. Mm. Kaya kinukuha pa nila kung saan-saan mga bansa. Ayan. Oo.